What's up? Ako nga pala si BT. At nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonoring video ngayon. Andito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Nakahanap ng probable cause ang Office of the Ombudsman para kasuhan si dating Commission on Elections Commissioner Maria Rowena Amelia Guanzon para sa dalawang bilang ng paglabag sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang Ombudsman Resolution sa isang kopya na nakuha mula kay Attorney Ferdinand Topacio na isa sa mga nagrereklamo ay nagsabi na si Guanzon ay maagang nagsiwalat ng kumpidensyal na impormasyon sa dalawang panayam. Si Guanzon ay ang presiding commissioner ng COMELEC 1st Division na humawak ng mga disqualification cases laban kay dating presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong January 27, 2022 ay nagbigay siya ng panayam kay Sandra Aguinaldo ng GMA News kung saan sinabi niyang bumoto siya para i-disqualify si PBBM sa halalan. Noong January 28, parehong taon sinabi niya kay Paterno Ismael II ng Rappler ang pangalan ng ponente na namamahala sa pagsulat ng resolusyon at tinalakay ang kanyang hiwalay na opinyon. Si COMELEC Commissioner Amy Ferolino ang ponente. Ang pagtatalo ng respondent na ang impormasyong ibinunyag niya ay hindi itinuturing na isang kumpidensyal na impormasyon ay nabigong kumbinsihin ang binasa ng resolusyon ng Ombudsman. Batay sa COMELEC Resolution No. 10685 na pinamagatang In the Matter of People's Freedom of Information Manual, sinabi ng Ombudsman na, all information acquired by respondent in the exercise of her quasi-judicial powers are considered confidential information. Tila nga na karma daw itong si Guanzon sa kanyang pinaggagawang ingay noon laban kay Pangulong Marcos. Samantala, ang halos dalawang oras na press conference ni former President Duterte ay nagsilbi namang fire extinguisher sa apoy na nagliliyab sa pagitan ng Marcos at Duterte. Halos lahat kasi ng isyung bumabalot sa Uniteam ay sinagot na nito, partikular na nga ang nabubuo daw na kudeta at mga withdrawal of support ng mga retired sundalo sa pamahalaan, na umano'y siya ang nagpasimula. Sinagot din ito ang ukol sa isyo ng polvoron video ni PBBM, ito ang mga pangunahing usapin ngayon na binigyan ng linaw ng dating Pangulo. Ayan o, sinagot na nga ni FPRRD yung tungkol doon sa mga polvoron na yun. Tungkol din yung mga isyo ngayon, no? Isyo sa mga Duterte, ganito. Isyo sa mga kay PBBM, ganito. Polvoron, wala ba tayong pastilya sa mga social media? Halo-halo na ngayon. Sa huli mas mainam naman ang sinabi nito na makikipag-usap siya ng personal sa Pangulo para pag-usapan ang mga bagay na ikakabuti ng bansa. Ayon kasi kay FPRRDI, nadali yung aking gikan sa masa para sa masa. Isali ko na lang yung because importante sa akin yung programa. I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. As far as I am crucified him not even criticize him severely, maybe commented on the directions that the government is proceeding. At sumagot naman ang kampo ng Pangulo ng President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting. Ay ano, gustong makipag-usap din ni PBBM kay FPRRD. Ay ano, di ba mag-uusap naman sila? Wala naman silang ganung bangayan eh. Ewan nga natin kung bakit nagkakaroon ng ganyan. 'Di ba si FPRRD hindi naman ganun ka galit kay PBBM o wala naman siyang iniisip na masama sa administrasyon na pabagsakin. Wala siyang iniisip na pabagsakin natin si PBBM para yung anak ko ang manalo para makabalik ang mga Duterte. Ang mga Duterte naman kasi kumbaga si FPRRD done na siya. Eh. Okay na siya sa pagiging presidente niya eh. Sana gusto niya na nga magpahinga, maging simpleng tao na lang. Kaso kaya niya gustong magbalik dahil dun sa mga issues na nangyayari kay VP Sara. Yung ginagawan si VP Sara ng issue. Siyempre bilang ama, hindi mo matitiis yung mga nababalitaan mong ganun. So gusto mo siyempre ipaglaban yung anak mo
Di ba? Matitiis mo ba yung anak mo? Ginaganon na lang. Siyempre, hindi. Gusto mong tulungan. Siya nga rin na nagsasabi kay BP Sara, wag na kumandidato ng presidente, di ba? Kaya yung pinaplano daw ng mga Duterte ang namumun. So, hindi ganun. Hindi ako naniniwala sa ganun. Di ba? At saka, hindi pa ganun kasira ang relasyon ng mga Marcos tsaka ng Duterte. Nakikita ko yun, hindi pa ganun kasira. Ang mga sumisira lang talaga dyan yung alam nyo na, di ba? Samantala, ang well-known influencer na si Mr. Kaya, si Mr. Real Talker, ay nagbigay naman ng kanyang comment reaction ukol sa kaugnay na issue. Panuorin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Showbiz Chicago. Sabi niya, panahon ni Duterte, patay ka pag binatikos mo siya. Oh? Bakit buhay pa si Trillanes? Bakit buhay? Wala namang ganun, no? Ang panahon ni Duterte, daming kang bumabatikos kay Duterte, kaliwa kanan, kahit kayong vice president, binabatikos siya, wala namang nangyari. Diba? O, tama si Mr. Real Talker doon, wala namang nangyari, gawa-gawa na naman sila usap. Pinapalawak kasi nila eh, pinapalawak. Ewan ko ba sa kanila kung bakit pinapalawak nila ng ganyan. Masyado nilang pinapasama yung mga Duterte, pinapasama yung mga Marcos. Ano ba gusto nyo mangyari ha? Sabihin nyo na lang. Hindi si Mr. Real Talker yan ha. Kasi ito, alam nyo ha, baka mamaya yung mga ayaw sa mga Duterte at Marcos lang yan eh. Yung nagpapalala talaga yan. Diba? Siyempre, ang lakas itong dalawang to. Hindi na pwedeng mamuno itong dalawang to. Kailangan matanggal natin yung dalawang yan para tayo uli. Para Pilipinas, hirap uli. Buhay pa si Laila de Lima. Oo, diba? Dami. Buhay na buhay pa ang mga bumabatikos kay President Duterte. Oo, hanggang ngayon. Senador pa nga, tumatakbo pa nga eh, diba? No, andyan na naman kayo sa pamimintang nyo. Sa nakikita nyo right now, di ba? Andyan pa nga si Dilema eh. Satsat ng satsat. O, andyan din si Trillanes. Paglaya-paglaya diba? Eh, bumanat din eh. Pa, ang ingay-ingay. And take note, sobrang daming bumabatikos at the time, no, na mga dilawan kay former President Duterte. Pero, wala siyang pina-takedown na page. Hindi niya pinapatahimik ang mga critics niya. Pinapasalita niya lang. Di ba? Kasi ganun yan eh. Di ba? Freedom of speech. Yun ang tama. Yun ang magandang pamumuno. Na kahit ikaw ay batikusin ang batikusin araw-araw. Di ba? Kung hindi totoo yung sinasabi sa'yo, hindi ka maapektuhan. Kasi maapektuhan at maapektuhan ka kung totoo yung sinasabi sa'yo. Diba? Mas pinaparamdam mo na kapag ikaw pinigilan mo yung mga taong nagsasalita sa'yo, pinigilan mo yung mga taong nagtatanong sa'yo, diba? Mas iisipin sa'yo na totoo yung sinasabi nila sa'yo. Pero kung hindi mo pipigilan yan, pabayaan mo silang magsalita, masasawa din ang laway niyan, mapapanis din yung kakadaldal, walang iisipin sa'yo yung mga tao. At kapag sinagot mo pa, yun ang matindi. Diba? Nung panahon nga ni FPRRD, walang pinapatakedown na kahit sino, walang inaano. Yun ang maganda. Sana naman mangyari din yun ngayon. Diba? Kasi, ang kritiko, ang nangyikiritit sa mga tao, lalo na sa mga politiko, sa politics, hindi mawawala yan. Ang mga artista, may mga kumikritiks nga dyan eh. Diba? Hindi mawawala yan. Kasi kung may maipatakedown ka sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, may marami pang susunod dyan na magtatanong. Marami pang susunod dyan na magsasalita laban sa'yo. Habang tumatagal, pabigat ng pabigat yung nagiging paratang sa'yo. No? Lalo na kung ganyan ang ginagawa nyo. Kaya dapat is sagutin na lang. Diba? Kung ano yung katanungan na ibitinatanong. Hindi pinagtataguan, hindi yung may papatanggal ka, gano'n. Huwag gano'n. Nata ng imahe, sayang yan. Siyempre, laki din na naggastos mo ng eleksyon, tapos ganyan lang gagawin mo. Tapos sa susunod, talo ka na. Siyempre, ngayon, ang mga tao, walang laban. Nakaupo ka, ganito. Nakaupo kayo, ganyan. Nakaupo kayo. Wala kami, hindi kami makakapag-ano sa inyo. Sa susunod na eleksyon, yun ang bawi namin. Yun ang sinasabi nila.
So, eh, paano pag susunod na eleksyon na? Oh, tapos kakandidato, eh, di, matatalo kayo. Oh, di ba? Sayang! Kaya nga hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung mga bumabatikos kay former President Duterte. Kaya anong patay? Sus, Diyos ko, nagpapaniwala ka na naman sa mga kadrabahan at kauihan ni nila Laila de Lima, di ba, na mga human rights ko, no? Pero hindi nyo malilinlang ang tao. Alam namin, wala naman siyang pinatay na bumatikos, di ba, sa kanya eh. Mm-hmm. Kasi kung meron pa, ay nauna na dapat yan sila. Sila Trillanes at saka si Laila de Lima. Sigurado yun. Basahin natin mga lords, mainit-init pa. Duterte veers clear of destabilization plot versus Marcos Jr. Sabi ni Tatay Digong, sino namang gagong pulis o military ang makipag-meeting sa akin to disturb, he said. Bakit ko hindi ginawan yan when I was at the height of my siguro career or pagiging presidente? Naging presidente na ako. For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? Oh, and who ibig sabihin sa Tagalog, komportable na si FPRRD sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos. O, di ba? Hindi sila nag-aaway, hindi sila magkagalit. O kaya kayo, di ba, Duterte supporters, PBBM supporters, magkasundo na kayo. Ang kalaban dyan eh yung talagang sumisira sa samahan. Please! Huwag na kayong mag-aaway-away. Please! Kasi ako, paborito ko talaga yan, yung dalawang yan. Kaya ano, pero hindi talaga matanggal yung ano eh. Yung mahal yung bilihin ngayon talaga, yun ang... Grabe, siguro kaya sila magbibigay ng ayuda, no, para may pambili tayo. Kano kaya yun? Am I to replace him at this time of my life? It's either they are bullshit around or plain insecurity, he added. O diba? From our former president Rodrigo Duterte na mismo. And in fairness kay Tatay Digong, simula pa lang ng term ni PBBM ay andyan yung respect niya. Mm. 'Di ba? Eh wala pa nga akong narinig na any pambabatikos niya. Diretso talaga mismo kay PBBM. Ha? So wala pa akong any narinig na mga masasamang 'di ba? Mga masasamang tinapay ni Tatay Digong, 'di ba? Kay President BBM mismo. At saka kung galit si FPRRD kay PBBM, no? Eh di dapat din na naging magkaibigan niya si BP Sara. Tsaka si PBBM. Bakit nagsuportahan yung dalawa? Bakit magkaibigan? Magkadikit yung dalawa? Oh, di ba? Siyempre, alam ng tatay mo, ganito pala, ganito ugali ni PBBM, ganyan, ganyan. Bakit pa kita pakikisamahan? Oh, di ba? Common sense. And... diba, nakita ko pa nga yung interview na he's okay with the leadership of President BBM. And maganda yung pagpapatakbo, no? Or pagsisimula ng term ni President BBM. Hmm. Clearly, sa naiintindihan ko, ang hindi lang naman okay sa kanya, si Tambaluslog. Yun lang talaga. Diba, ang binabalik. Yun ang ugat talaga. Yun yung talagang inaano niya talaga. Si Tams. Binabatikos niya lang naman ang Kongreso. Pero ang binabatikos si niya lang naman is ang tinatanong at hinihingi lang naman niya is audit from the Congress. Di ba? Same thing sa pambabatikos nila kay VP Inday Sara. So vice versa. No? Gusto rin ni Tatay Digong, di ba, ng transparency and accountability kung saan napupunta talaga ang pondo ng taong bayan, which is hindi naman yun mali eh. Di ba? Hindi naman yun against. Kasi in the first place, kumbaga, private citizen naman na si Tatay Digong. So, di ba? May karapatan siya to demand, to ask, and to question, di ba? Yung mga kongresista. Kasi grabe, ang dami ng paninira ngayon kay Tatay Digong na, na kesyo,
disturb daw, no? Galing wala daw sa kampo ni Tatay Digong yung destabilization. Wala namang iniisip si FPRR din ganun. Hindi naman sakim sa kapangyarihan ng mga Duterte para mag-isip ng ganyan, no? Diba, uulitin ko, ayaw na nga nilang masangkot dyan sa mga ganyang politika, ayaw na nga nilang magtumakbo ng mga matataas na pwesto. Si FPRRD, kaya lang naman babalik yan. Dahil nga, diba, dahil kay VP Sara, dahil sa nangyayari. At si VP Sara, diba, hindi niya naman masyadong siniseryoso yung ganyang mga presidenteng usapan na magiging presidente siya. Kahit number one siya, hindi niya pinagmamalaki yun. No, ang gusto lang ni VP Sara is magtrabaho, 'di ba? Magtrabaho tayo. Ipakita natin sa mga mamamayan na hindi sayang yung ibinoto nila sa atin. Binoto nila tayo para maglingkod sa kanila, hindi para ganyan na isipin agad yung susunod na eleksyon kung sino ang mauupo. 'Di ba? 'Di ba? Parang malabo naman 'yun. Mm. And imagine this, ah. 'Di ba nung term pa nila Tatay Digong, hindi nga siya gumawa ng something to oust or to impeach Lenny Robredo, di ba? Siya mga mismo ang nagsabi na tigil-tigilan niyo yung impeachment kasi inihalal ng tao, di ba? Yung vice president niya, which is si Lenny Robredo. Doon pa lang makikita mo, di ba? Doon pa lang makikita mo yung respect ni Tatay Digong, 'di ba, sa mga bumoto. At kung sino ang leader? Mm. Bakit yung iba, 'di ba, lalo na yung ibang loyalista, nagets, kung grabe, kung ano-ano nang mga sinasabi nila kay former President Duterte. Alam nyo, bakit kayo nasasaktan pag tinitira ni former President Duterte ang mga kongresista at si Tambaluslos? Diba? Bakit butthurt kayo? Nagets? Mm. Eh, tama naman, may point naman talaga si former President Duterte. And never naman ako nakarinig na nagsabi si President BBM against kay PBBM, diba? Wala naman akong sinabi ganito si Marcos, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi ako, mga lords, naniniwala ako na marunong rumispeto at marunong, 'di ba, lumugar, no, si former President Duterte. Mm. Of course, may mga salita lang talaga or opinion lang talaga siyang hinihingi ng taong bayan, and wala na tayong magagawa dun. 'Di ba? Mm. Karapatan ni former President Duterte na ihayag din ang kanyang opinion. Yeah. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Showbiz Chikadora, at syempre natong hayan din natin si Mr. Real Talker. Kayo, mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!